Hello mga Mouchies! Welcome back ulit sa akin channel. And for today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga nararanasan ng isang buntis. So, first thing na naranasan ko nung ako yung nagdadalang tao is yung morning sickness na tinatawag nila. Yun yung nahihilo, tapos nagsusuka every morning, or kung hindi man every morning, minsan after mong kumain nasusuka ka. Yun yung sa first trimester ko talaga siya na naranasan. Pero usually may mga nagdadalang tao na hindi nila yung nararanasan, katulad nung katrabaho ko dito, nakasabay ko rin mabuntis, no, hindi niya naranasan yung morning sickness. So, yung sumunod is yung pagiging emotional ng buntis. Lagi ko yung naririnig na sinasabi nila na masyadong emotional yung mga buntis, no? Pero nitong first trimester ko, hindi ko masabi kung naging emotional pa ako. Pero nito na lang third trimester ko, naranasan yun. Actually, hindi siya big deal. Excuse me. First time yon, no? Kasi nga, sumakay ako ng van, tapos alam mo yung nasisiksik ka, hindi mo maisandal yung ulo mo kasi inaantok ka, hindi mo maiunat yung mga paa mo, tapos basta sobrang siksik na siksik ako. Ayoko pa naman yung feeling na ganun. So, pagbaba ako, pagdating ko ng office, iyak ako ng iyak dahil doon. Dahil sa nasiksik ako, dahil sa hindi ko gusto yung sitwasyon na nandun ako sa van na yun. So, the next one is yung pagiging constipated ng isang buntis. No, naranasan ko yun. Sobrang hirap na maging constipated ka. Tapos, ang sabi naman is normal yun sa pagbubuntis, no, sa mga nagdadalang tao. Pero, may mga gamot naman or ways para maiwasan yung pagiging constipated ng isang buntis, no, sa pagkain ng high fiber diet. Kasi madalas akong kumakain kasi talaga ng saging, kaya di ba alam naman natin na pag kumain tayo ng saging, mas mahihirapan kang mag-poops, no? Kaya nung time na yun, nilesen ko yung pagkain ng saging. Ayun, tapos kaya nga batay na din dun sa mga na research ko is kaya pala nagiging constipated yung isang buntis, kasi dahil na rin sa lumalaki yung uterus na ng isang nagdadalang tao. So, medyo siguro naiipit yung intestine or nagiging mabagal yung paggalaw ng pagkain. So, ayun. Meron din dito na nabasa ko is yung constipation din ay isa rin side effect ng pag-inom ng iron na makikita sa mga prenatal vitamins. So, I think talagang isa yun sa mga mararanasan ng buntis. So, yung susunod na nararanasan ko is yung heartburn, no? Sobrang, lalo na pag marami akong kinakain, talagang pagkahiga ako, doon siya nagsastart. And ang mga natutunan ko noon is na dapat konti lang yung pagkain mo, huwag mong bibiglain, tapos dapat lagi ka rin umiinom ng tubig. Huwag tayo magmamadali kung sakaling kumakain tayo, huwag tayo magmamadali. Kailangan mumuyain talaga natin yung pagkain natin. Tapos, ayun, siguro iwasan na lang din natin na kumain ng madami bago tayo matulog. Kasi ako, lagi kong ginagawa sa pagkakain ko, ilang minuto lang, tapos sihika na ako. Ganun. So, kaya ako nakakaranas minsan ng heartburn.
So next one is yung pulikat sa paa. Usually nararanasan ko to pag galing ako sa nakabaluktot na paghika. So pag ini-stretch ko yung mga binti ko kasi minsan nangangalay, parang hindi na ako comfortable na nakaganon, nakabaluktot yung mga binti ko. So i-stretch ko nga siya. Pag nasusobrahan ako ng stretch, doon ako pinupulikat. So ang lagi ko nang ginagawa is dahan-dahan ko na lang inuunat yung mga binti ko para maiwasan ko rin yung mga ganung bagay na at hindi rin ako masaktan. Kasi minsan pag pinupulikat ako the whole day, ang sakit pa rin niya. Kaya ayun, kaya hinay-hinay ako sa pag-iinat ng aking mga binti pa. Then yung pananakit ng likod, lalo na pag lagi tayong nakaupo, matagal na nakatayo. So ako, since nasa office ako, nagtatrabaho, so lagi ako nakaupo. Pero pag alam ko nang medyo one hour na yung pag-upo ko, tumatayo ako, so naglalakad-lakad ako sa office, no? Para maiwasan din yung pananakit ng likod. Pero minsan talagang darating yung time na masakit talaga sa likod. And then yung matagal na pagtayo, lalo na sa LRT, may mga time na hindi tayo nakakaupo sa skip train, di ba? So, ang tendency noon sa akin, sumasakit yung tuhod ko. Di ba, kunyari, parang nakatayo ka ng matagal, tapos mga bandang 1 hour, may libreng upuan na, tapos uupo na ako, ang sakit ng tuhod ko. Kaya minsan naghihintay na lang ako ng skip train para makaupo ako kaysa naman sa makikipagsiksikan ako na tapos nakatayo. Napakahirap nun sa buntis. Next is yung pamamanas. Hindi ko alam kung bakit. Ah, okay. So, ayun, naalala ko na. Hindi ko pa naman nararanasan yung minanas ako. I mean, manasin yung paa ko, ganun. Pero yung pinsan ko na buntis din, lagi kong nakikita. Every time na magkikita kami, lagi manas yung paa niya. So, ang sabi is, kailangan pag minamanas daw yung paa mo, kailangan maglagay ka ng unan, tapos para dun mo ipatong yung mga paa mo para nagsi-circulate ng maayos yung dugo. So, I'm okay naman ako na hindi ko pa naman din nararanasan yung pamamanas. Hindi lang, sana hindi yung ilong ko yung namamagana yung mukha ko. Pero yun nga, hindi ko pa siya nararanasan sa ngayon. Okay, next is yung mahirap na maglakad. Actually, totoo to. Lalo na pag lumalaki na yung tiyan mo. Okay, ulit. May lumaan kasi. Okay, so yun, mahirap na maglakad, lalo na kung buntis ka. Kasi nga, syempre, lumalaki na yung tiyan mo. Parang, ang sabi pa nga nila, parang, pag masyado na malaki yung tiyan mo, parang siga ka na maglakad, no? Kaya ako usually, parang, alam mo, parang may daladala akong bag na nakaganon. I mean, parang nakaganon. Ayan. So, ganun na ako maglakad. Tapos, hirap na rin umakyat ng mga hagdan, lalo na sa LRT kasi every time na uwi ako, lagi ako nag-LRT. So, ayun. Siyempre, yung pinaka-way lang naman na para hindi tayo mahirapan is dahan-dahanin mo lang, besh. Kasi nga, ayun. Kasi ako, dinadahan-dahan ko na yung pag-akyat ko, pero grabe pa rin yung hingal ko. Kasi nga, hindi na, may daladala ka na kasi, kaya ganun na yung pakiramdam. Mahirap na maglakad, mahirap na rin umakyat ng hagdan.
Pero definitely mga mommies, kailangan natin maglakad lalo na pag nasa kabuuan na natin, no? Kasi yun daw yung makakatulong para mas mabilis tayong manganak. So sa ngayon mahirap pa ang maglakad, pero kailangan na natin maglakad-lakad talaga para mas mabilis ang panganganak. So yung next is yung iwasan ang nararanasan ng isang buntis is yung pagkain ng madami. Actually, ako naniniwala ako na hindi mo kailangan kumain ng madami kasi nga si baby is gram pa lang naman yan sa tiyan mo. Kaya hindi ako naniniwala ng kailangan kong kumain ng pangdalawang tao. Oo, minsan napapalakas yung kain ko. Minsan mahina, pero every after 2 hours, ganun, yung gutom ka, parang ganun. Kasi, actually, ang hirap pag nabubusog, kala mo yung napupunit yung tiyan mo. Kasi nga, sobrang busog. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yun. So, nauunat masyado yung tiyan mo. Kaya ako, ang ginagawa ko ngayon is hindi ako nagpapakabusog. Kakain lang ako pag nafe-feel kong nagugutom ako. So, next na nararanasan ng isang buntis ay yung pagiging moody, tuyuin. In real life talaga, nung hindi pa ako buntis, tuyuin talaga ako. As in, nagagalit ako sa asawa ko ng walang dahilan. Pero ngayon, hindi ko alam kung ganun ako. Kung nagiging tuyuin ba ako or moody. Kasi parang feeling ko, lagi lang akong masaya. Parang lagi akong tawa ng tawa. Magkaroon man kami ng tampuhan ng asawa ko. Parang saglit lang. Kunyari, mag-away kami ngayong 1 p.m. Mga 1:30, okay na kami. Parang ganun. So, I think, may mga dinadalang tao talaga na moody at tuyuin. Hindi ko lang talaga maisip kung ganun naranasan ko pa. Siguro oo. Kasi hindi ko alam mga mouthies. Parang wala pa naman. Okay. Hindi ko alam eh. Kasi parang pinaglihiyaan ko lang yung pamangkin ko. Lagi akong sa kanya lang ako laging biset. Parang ganun. So, ayun. So, yung last thing na mararanasan mo pag ikaw ay buntis ay yung pangingitim ng leeg, pangingitim ng kilikili, pangingitim ng kung ano-ano. So, ay pero hindi naman ako insecure ngayon, no, regarding sa pangingitim ng leeg or kilikili or singit or something na magkaroon ng stretch mark kasi ito yung something na kailangan mong i-embrace once na magiging nanay ka na. So, I think this is the very best and important part of our life, being a mother, no? Kaya siguro kailangan tanggapin natin, i-accept natin yung mga bagay na mararanasan natin sa pagbubuntis. Kasi nga, this is the gift from our Lord, our God, na hindi lahat nagkakaroon. Kaya, ayun, ini-embrace ko talaga. Hindi ako nahihiya kung maitim man yung leg ko or yung kilikili ko. Kasi ito yung isa sa mga part ng buhay natin na dapat maging masaya tayo. Para si baby is masaya din. Lang sa aking pregnancy, I am now 29 weeks pero going 30 weeks na tomorrow. So that's it for today, guys. Don't forget to like, share, have some comments and subscribe na rin sa aking channel. At kung gusto nyong ma-notify sa aking susunod na video, just click the bell button para lagi kayong updated sa aking channel. And also, I'd like to thank nga pala sa mga nag-subscribe channel. So, thank you po sa inyong lahat. And ayun guys, see you all on my next video and
So have a good day, everyone, and bye.